yapon na decision. Isang mapapalag mano po ang sa inyong lahat. Ako si Inang Perlaen Tumba, punguro ng isang katolikong paaralan, ang Joseph Marino Institute Incorporated dito sa Bayan ng San Juan. Sa loob ng napakahabang panahon, marami mga pangyayari ang ganap sa akong buhay na kung saan ay sinuhat kung gaano patatag ang aking pananampalataya sa Diyos. Mga pangyayari na kahit sino ay maaaring bumigay o sumuko sa dami at bigat ng pinagdadaanan. Ngunit sa kabila nito ay hindi nag-inag ang aking paniniwala sa Diyos. Bilang isang ina at nagpapasiwa ng paaralan sa loob ng 16 na taon, guro, sa loob ng 22 taon, masasabi kong marami ng pagkakataong nasubok ang katatagan ng paaralan sa pag-aay ng mga batang nais matuto at maisabuhay ang mapag-aralan. Mga guro na kahit alam nila na maliit lang ang kumikita, ay patuloy na nagpilingkod sa paaralan upang katulong kong humubog o lulingan, hindi lamang ng alaman, ngunit lalakikin ng pusong marunong mahal at magbigay lalakikin sa mga nangangailangan. Ang paaralan na siyang naging sandigan ng kabuluhan ay siya rin naging tulay upang may padama at may turo ang tamang pag-uugali sa aming nasasakupan. Nag-umpisa kami sa pag-akay sa mga batang kulang ang kaalaman sa pananampalataya. Ang kahalagahan ng pagsisimba ng araw ng Linggo at Kristaosyal, ang pagdarasal ng Rosaryo, ang pagpasalamat sa Diyos sa mga pagpapalang natatanggap sa araw-araw. Hindi naging madali ang pagyakap sa mga ganitong gawain. Maraming hadlang along the way. Subalit, ang katatagan at ang masigting pagnanais na maging kaagapay ng mga bata o maging ng mga kasamahan sa paaralan ang nagtulak upang lumago at yakapin ang mga bagay na nabanggit upang maisabuhay kasama ang pamilya at maging ang lipunang kanilang ginagalaman. Ito ang paaralan Joseph Marino Institute Incorporated. Handang tumulong, handang bumamay sa abot ng makakaya. Maraming salamat. Ako si John Ray Hernandez mula sa parokya ni San Juan Cruceno at isang seminarista na kundatos ni San Jose. So, napakaraming pagpapala ang dumating sa aking buhay simula na dumating ang biyaya ng pananampalataya sa aking buhay. Ngunit, nililimitahan ko ito sa tatlo mga bagay. Una, kaya pananampalataya mismo. Na kung hindi dahil sa pananampalataya ito, ay hindi ko makikilala si Kristo. Na kung hindi sa pananampalataya ito, ay hindi ko makikilala ang simbahan. At kung hindi dahil sa pananampalataya ito, makahin ay hindi ako makakapagod sa simbahan. Kaya, isa sa mga pinagpapasalamat ko na dumating sa buhay ko ay ang biyaya ng pananampalataya. Pangalawa ay ang biyaya ng mga kaibigan. Noong dumating ang pananampalataya sa aking buhay at ako'y nagsimula maglingkod sa simbahan, marami mga tao ang aking nakasalamuhan. Marami mga tao ang aking nakadaupang palad. Marami mga tao ang aking mga nakasama. At eventually, itong mga tao ito ay naging parte ng aking buhay. Naging parte ng aking pang-iral sa buhay. At naging parte ng aking pakikibahagi sa mga lingkod sa simbahan. At ito ang nakadami na ipinipapasalamat ko ng mga biyaya dulo sa akin.
ang time nito ay ang biyaya. Marahil, marami na marahil kung hindi sa pananampalataya nito ay hindi maiiwala sa aking pagkakit nito. At marahil kung hindi ko rin nakilala ng pag-usap ng malalikan ng Panginoon sa Kristo ay hindi rin gusto ang lalago sa akin ang butsyong na mag-ito sa pamamagitan ng pag-iimpari at religyosa sa susunod na mga panahon. Kaya, isa rin sa pinapakasalamat ko ay ang biyaya ng Panginoon. Bilang isang kabataan, paano ko naiipagyab ang aking pananampalataya ay sa pagpapahagi nito sa iyo. Pero, kung iisipin natin kung sino man ang kapaligid ng salitang pagyayabang, ay marami makakakuha sila ng isang negatibo konotasyon. May makakakuha sila ng isang parang pangit na pagdilig ng pagyayabang. Ngunit, sabi na, kung mahal mo, ipagyayabang. Pero hindi sa masamang pagmamahal. Kaya sa pamamagitan ng pagbabahagi ko sa ating sa ibang mga kabataan, sa ating kapwa ng ating pananampalataya, naniniwala ako na naipagyayabang ko ang aking pananampalataya in ang ang yaman ng aming pananampalataya ay yaman ng aming pamilya. Ako, si Ginang Alicia Fortan, head ng Vocatio, members ng Lector and Commentators Guild at President ng Operators. Nagiging isang pagbabala ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng mga tagumpay na itinuturuan sa amin sa kalahating. Nagiging aktibo sa mga aktibidades sa simbahan. Ang aming pananampalataya ay yaman namin sa ngayon. Kami ay maligaya sa pinili niyang bukasyon dahil ang kanyang piniling bukasyon ay ang pagpapari na aming sinuportahan ng buong makakayanan. Ang aking pagyakag ay ang aking pakikisa sa sabasamang paglalakbay. Ako, si Sister Adelaida Abby L. Perez, PPC Coordinator ng Parokya ni San Juan de Pomoceno. Ang aking pananampalataya sa aking buhay ay tunay na isang pagpapala sapagkat sa edad kong ito na 78 years old, sa kabila ng pandemya na sumapit sa ating buhay, naririto pa rin ako, malakas at masugid na naglilingkod sa inang simbahan at sa buong parokya. Ang aking buhay ay puno ng pagpapala. Pagpapala hindi dahil sa dami ng salapi, kundi sa lakas ng aking pangangatawan na tunay na naglilingkod sa simbahan at sa aking kapwa mananampalataya. Kung ano man ang meron ako na kaloob ng Panginoon, ay bukas palad kong ibinabahagi sa aking kapwa, regardless of age, regardless of sex, as long as they need me, I am more than willing to help. Bilang isang mananampalataya, ang isang malaking bagay na pinagpapasalamat ko ay ang buong pagtitiwala ng lahat ng mga naglilingkod sa simbahan, ang iba't ibang organisasyon na patuloy na naniniwala sa mga bagay na aking ibinabahagi mula din naman sa mga namumuno sa arsidiosese at sa simbahan. Ako'y tunay na nagpapasalamat sapagkat sa aking paglilingkod sa aking kapwa mananampalataya ay nararamdaman ko na sila ay nagtitiwala sa akin at ako naman ay gayon din sa kanila. Bilang isang Paris Pastoral Coordinator ng Parokya ni San Juan de Pomoceno, kayo pong lahat ay aking niyayakan na bisitahin ang aming simbahan na mapalad na naging isa sa mga Jubilee Churches ng ating Archdioceses. Ang amin pong patron San Juan de Pomoceno ay tunay na isang buwaran ng lihim ng kumpisalan
kung kaya't magtiwala tayo sa ating mga pari, ating ipagkatiwala at humingi tayo ng tulong sa kanila na kapatawaran sa ating mga kasalanan, sapagkat kung anuman ang ating ibinahagi sa ating mga pari, katulad ng aming patron San Juan Nepomuceno, yan po ay mananatiling isang lihim. Niyayakag ko kayo, pumunta kayo sa aming simbahan, sa aming parokya, at yan po ay isang malaking karangalan namin kung kayo ay tutugon sa aking pagyakap. Sa piling ng ating Diyos at sa Birhena.